quarter to four nandito ng hapon. So, magluluto na tayo kasi yung gagawin ko is lemon chicken. So, kailangan pa natin prituhin. Tapos, magre-rice tayo. I'm sure, mangangamoy na naman itong bahay. Dahil sa prito ba? Tapos, mix natin. Baka sabihin nyo naman na NHS gloves, ha? Ay, ako naman talaga. Hindi ko talaga, yan, I think yan yung best comment na nabasa ko ba. Kasi akala niya nagaling daw sa NHS. Uy, naku. Huwag ganun. Yeah, I think tama lang yung isang itlog mga palangga. So, dito, meron akong flour. Itong flour na to is meron siyang seasoning. Well, nilagyan ko siya ng seasoning. That's what I mean. So, plain flour. Then, nilagyan ko siya ng corn flour. Tapos, garlic powder and onion powder. Paprika. And, what do you call this? Pepper. Hali kayo dito. Magpiprito tayo. Hindi pa mainit yung mantika, so hintay-hintay lang muna tayo. Inubad ko yung gloves ko kasi, ano, sa gabal ba? Ayan. So, dry hands, wet hands. Chicken natin. So, mga loves, I need to clean the kawali kasi kailangan ko to kawaling to kasi dito ko iluluto yung sauce. Oh. Ito na yung hapunan. Enjoy, mister! Oh. Enjoy! Orange chicken. Okay, na orange chicken. Lemon chicken. Mm-hmm. Right, you go. How about citrus chicken? All right. Bye. What are you doing now? Enjoy. Thank you, darling. I hope you like it. I hope it tastes as good as it smells. That's good. Hopefully. I know. I have all the confidence in you. Thank you. Tingnan nyo to mga palangga. Tingnan nyo yung size nito. Yan. Diba? Ang cute. Iba-iba pala yung size nito. Ito kasi medyo maliit din to. Ito at ito, magkasing laki. Yeah. Kumpara sa ibang egg. Diba? Wala lang. Gusto ko lang makita nyo yan. Hello. Good morning. It's another day. Day off ko. So, lalabas tayo para diligan yung ating blueberry. Diligan siya ng feed. Ito yung feed na nabili natin sa Amazon. First time mo itong gamitin, kaya kaunti lang yung ilalagay natin kasi baka mamatay yung ating ano ba? Blueberry. Ang hirap i-open mga loves. Ouch.
kailangan ko si Mr. pa. Wait lang ha. Ay, naku mga palangga. Akala ko ito, akala ko mga loves, ito, kailangan siyang i-open all the way para ma-open siya. Eh, kailangan palang i-lift lang. Yan. Pinagtawanan ako ni Mr. Oh, wow. Hindi natin alam. Kaya, what can we do? Wala ako ng gunting, ha? Dito ko siya ilagay. Yes? There you go. So, hintayin na natin ma-dissolve yung feed. Let's go. Kasi sabi doon, you can use the feed while they are actively growing. So, this is the right time. Kasi o, tingnan niyo yung blueberry natin. Meron na sila mga buds. Hindi natin to ubusin para dito. Kasi meron pa tayong dalawang blueberries. Kawawa talaga yung mga plants natin sa loob ng enclosure. Namatay yung banana leaves natin. Banana tree. Ito, tingnan nyo itong ating blueberry. Itong mga blueberry na to, nabili ko sila sa Tesco. Sobrang liliit nila nung nabili ko sila. Medyo lumalaki na nga ito. So, lagyan natin sila ng feed. Para naman ma-okay sila. Of course, hindi naman natin makikita yung instant result. Makikita natin pag nag-bloom na talaga yung leaves nila. Kasi kung okay sila, green yung leaves nila, hindi red. Kasi I'm not sure kung napansin nyo last year, sobrang red ng dahon nila. And then yung blueberry din natin na nabili sa, nung pumunta tayo sa Scotland, they are starting to turn red. Kaya I keep on feeding them para hindi sila magka-iron deficiencies or vitamin deficiencies ba. Tingnan nyo ito mga palangga. Merong nettle. We need to remove this. Ha! You need to go. Healthy-healthy itong nettle na to, oh. Sus na ko. Ang taba. Goodbye sa'yo. Pina-power wash namin yan mga loves kasi ang daming moss mga loves, oh. Tingnan niyo. Yung mga green-green na yan, moss yan. Ah, ang daming nakukuha ni Mr. Yan, dami. Right. Manood lang kayo ha, kasi kailangan yung tulungan si Mr.
Ayan na, tapos na tayo. We'll do that soon, yeah. Yeah. Huhugas lang muna ako ng aking face. Hugas-hugas na muna tayo. Hindi ako maliligo ngayon. Tomorrow na ako maliligo. By the way, na bisita ko na pala si Janina, and good news mga loves, she's not worse than she is. Kasi, di ba sabi ko sa inyo na sobrang dami niyang iniindang sakit, na yung hip niya sumasakit, yung shoulder niya, yung foot niya sumasakit, pero sinabi niya doon sa text niya na she's not feeling well kasi meron naman talaga siyang problema, pero mentally, more on mentally, meron siyang fini-face na marital problem. So, meron silang problema mag-asawa. So, unfortunately, hindi ko siya pwedeng i-disclose. But, yeah, sabi niya na ito pa, dumagdag pa itong sa dami kong problema. Sabi niya, sa dami kong problema, dumagdag pa itong problema na to. And hindi talaga daw niya in-expect na ito yung mangyayari kasi they've been together for a long time, ha, ganun. So, kawawa sa Janina ba? Kasi, yun na nga, it's time for her to retire. Sana, tapos to settle life. Enjoy ang life ba? Pero, it seems like she's having a crisis in her life ba? Kawawa mga loves. Naawa talaga ako sa kanya kasi umiyak siya. Umiyak siya kasi sabi niya na hindi talaga daw niya ini-expect na gagawin niya yan, yung sa ng lalaki. So, kung nagigits niyo, ano na, as in. Naawa ako sa kanya, ay. Okay, sabi niya na imbis mapa-opera daw siya sa hip niya this year, hindi na siya mapapa-opera. Ipapostpone na daw muna niya. Kasi kung mapapa-opera daw siya, sino yung magbabayad sa bills niya? Kawawa ba? Kawawa mga palangga. Sobrang naawa talaga ako sa kanya. Anyway, hugasan ko lang tong aking face. So, ang ginagamit kong panghugas sa face ko is ito talaga. Hiyang na ako dito kasi mini facial products na na-try ko. Ano, may mga butig-butlig na tumutubo sa face ko. And ito nang ginamit ko, wala. Okay siya. Nandalin ko lang yung jacket ko. Ito naman yung bra ko. Hindi sila magkatuba ng kulay, kapasensyahan. Nasa bahay lang kasi ako. Normally talaga, hindi talaga ako mahilig sa mga puti na vest kasi of course madali lang siya madumihan or sobrang halata ba pag madumi. Nagpuputi lang ako pag nagka-uniform ako, yung pang-uniform ko na pang-hospital. And then yung skincare ko talaga sa gabi mga palangga, ano lang talaga, vitamin E. Oh no, vitamin C, I mean, vitamin C na serum. Ito oh, yan, yung Garnier. Hindi ko na mabilang kung pang ilang bote na yan. So, ganito lang. So, pang face lang to, pero ang ginagawa ko, nilalagyan ko din yung siko ko. Kasi maitim kasi yung siko ko, maitim yung tuhod ko. Kaya, hopefully, pumuti. Hindi naman talaga siya puputi kasi murina talaga ako. And, yeah, inaamin ko na yung siko ko, medyo maitim talaga siya.
Pero hindi ko siya ina-expect na pumuti talaga ba. Gusto ko lang siya na mag-lighten ng kaunti na magkasing kulay sa balat ko. Pero expected naman siguro na medyo maitim dito kasi maitim kasi siya dito kasi palagi mo siyang ano ba parang sa dahil sa friction kasi siya yung mga ginagamit mo talaga na pag maganon-ganon ka, pag magapanggapang ka. Ewan ko. But yeah, yung tuho din natin, di ba, it tends to be darker sa ating skin. So, yan na muna mga palangga. Well, update you tomorrow kasi wala na namang ganap. So, see you na lang tomorrow ulit ha. Bye-bye, good night kasi I just gonna do the rest of my body. Of course, hindi ko na ipapakita sa inyo kasi baka nga demonetize tayo. Bye.